since pinopromote natin din yung ano yun? Ano ba yung tawag yun? Pinopromote natin yung pagiging ano nga? Ba't ka natatawa? Nakalimutan ko yung term. Pinopromote natin yung sige, teka. Ayaw mo yun. Ano yun? Maging mother. Ayun! Channel. Kamusta kayo? Sana okay lang kayo sa mga bahay nyo. So, kung bago pa lang kayo sa channel ko, don't forget to subscribe and click the notification bell para updated kayo sa mga susunod na videos na i-upload ko. So, for today's video, ang gagawin namin magkapatid ay tinatawag na sister tag. So, itong sister tag na to, ito yung parang magsasagot kami ng mga questions na nanggaling sa inyo, which is I posted status on my Facebook last night. Nung nakaraan pa. Then I asked them kung pwede silang mag-comment or mag-drop ng questions that they would like us to answer for this vlog. So, mamaya malalaman nyo kung sino ang sino. Basta kung sino ang sino, it's like who's most likely, like that. So, and for this video also, nagki-crave kasi ako kanina ng milk tea. And then, sa aking Facebook, naisip ko magpadaan ng milk tea kay mami, kasi yung mami namin, so which is alam naman natin na paano tayo sa enhanced community quarantine today. Pakita ko lang. So, yung milk tea na to is, this is a local milk tea, which is, ang pangalan niya ay Delightful. So, na-message ko kay Ate Michelle Santos kanina kung pwede ba akong mag-order ng milk tea. Dadaanan na lang ng mami ko since on the way din naman. So, pwede nilang pick upin. So, nag-order ako ng 8 milk tea, which is shinare ko na sa iba kong pinsan. So, yung flavor nung sa akin is winter melon. Actually, favorite ko yung winter melon kahit sa ang brand ng milk tea. Yun talaga yung usually kong ino-order. So, yung kapatid ko, nag-order siya ng winter melon. Salty cream. So, hindi ko alam kung bakit winter melon din. Actually, yung ibang order na flavor is taro, dark choco, classic milk tea, and Hokkaido. So, hindi ko na magagawan ng review yung lasa ng ibang flavors kasi hindi ko naubos na ng mga pinagbigyan ko. But yung classic milk tea, tatanungin ko mamaya yung pamangkin ko kasi sa kanya yun. So, konting review muna dito sa milk tea bago kami magsagot ng questions. Regarding dun sa packaging niya, okay naman. Actually, presentable naman siya. Wait, i-adjust natin yung camera. Yeah. Presentable naman siya, which is yung cup niya, hindi siya yung sobrang lambot. Parang siya yung sa Macau Imperial. Parang ganun yung texture. So, nakalagay dito, I am not a paper cup. Eco cup. So, since pinopromote natin yung pagiging environmental friendly, napaka-bright ng idea para maging reusable tong cup na to. So, good point yun. And then, yung seal niya, okay naman. Kasi, okay naman yung pagkakasil. Hindi naman siya yung basta-basta na patapon. So, okay naman. So, may tag sila. Ang nakalagay, Delightful Bubble Tea, Fill Your Cup with Delight. So, ayan, papakita ko sa inyo.
Ay, pati sa iyo yung tingin ako. Kita niyo ba? Ayan. Yan siya. So, if you want to know more for this milk tea, meron silang FB page, Delightful Bubble Tea. At saka may Instagram din sila na Delightful Bubble Tea yung pangalan nila. So, let's try this bubble tea. First question is, sino ang madalas sumutot? Sino madalas sumutot, my God? Feeling ko ang madalas umutot, ikaw. Kasi, bakit? Kahit dun siya ng kain eh. Minsan kahit tulog, umuutot ko. Paano mo nalaman? Paano mo malalaman na tulog ka? I swear you guys, si princess talaga yung palautot. Grabe. Palautot. Ang baho. Parang yung utot niya may kasama ng... Hindi ko yung mabaho. Excuse me pa sa mga makakapanood dito. Next question is, sino ang topake? Okay, next question is, sinong mas mabait? Mas mabait? Si Monsa! Ay, hindi ako! Si Monsa din ako! Second. Ako yung pinaka-mabait. Ano ko, giver. Mabait ako talaga. Promise. No other explanation, basta pag mabait ako na yun. Sinong mas maganda si Monsa? Ay! Sinong mas magaling magluto? It's me. Si ako talaga. Lagi ako, actually, ako yung taga-luto talaga kahit saan. Kasi laging ang dami niyang request. So, actually, napapractice ko rin naman yung mga cooking skill ko, baking skills ko. So, minsan, kapag nandito ako sa Bulacan at wala akong work, yun, lagi akong nagluluto dito dahil marami siyang request. Tsaka makikita nyo to, marami akong ma-upload siguro na mga cooking videos, cooking vlogs dito sa aking channel. So, isubscribe nyo ako para makita nyo lahat ng ma-upload ko na mga how to cook, ganyan-ganyan, para meron din kayong cooking tutorial. Next question. Sinong mas ma-appeal? Mas ma-appeal. Pass mo muna yung sa akin. Bolo ko. Pareha lang kami, para hindi na kami mag-awit. Ayan. Sino mas maganda magdala ng damit? Ako. Sana nagpalit na lang tayo, di ba? Actually, maraming nagsasabi sa akin. Buhat bangko. Charot lang. Pero feeling ko parehas naman kami. Okay, who's more likely to be sleepy? Ako! Ako din. Ako din. Kasi, patunay dyan yung boyfriend ko, promise. Kasi kahit nasandal lang sa sasakyan, tulog na ako kagad. Kahit hindi ako inaantok, basta sa biyahe, lagi akong tulog. So, siguro parehas kami sleepy. Next question is, who's more likely to be impatient? Hindi ko alam. Next is, who's more likely to laugh at the wrong moment? Ako. Si Ate. Siya. Kasi minsan, nasa labas kami ng bahay or kahit dito sa kwarto, nagsiselfon lang siya. Tahimik lahat. Pero siya, bigla na lang tatawa. May tililing ata yung kapatid ko.
question is, who's more likely to cry in a sad movie or dramas? Ako yan. Hindi pa siya din, pero hindi ko nakikita. Pero kasi, adik kami parehas sa K-drama. Okay, next is, who's more likely to sing in the shower? Si ate, syempre kasi ako nagpapatubog lang naman ako. Feeling ko kasi guys, calling ko din yung maging singer. Gusto niyo ko mag-sample. Okay, makawala manood ng vlog ito. Okay, next is, who's more likely to be hungry 24/7? Mami ko, nasa Manila ako. Yung mami ko, nagtitext. Kala niyo daw may daga. Alas 12 ng hating gabi, guys. Alas 12 ng hating gabi. Magbubuklat yung kapatid ko para magluto. Mami ko, patunay na yan. Next is, who's more likely to take more selfies? Happy nito parehas lang. Mga GGSS kasi kami. Pero guys, maganda kami. Next question is, who's more likely to talk to animals? Hindi kasi ako masyadong animal friendly. Pero si Princess, meron kaming alagang dog, dalawa. Yun. Feeling ko mas mahal pa niya yun kesa sa akin. Tama. Hindi kaya kita pag-aral. Next is, who's more likely to be a drama queen? More likely to be close to parents. Si ate. Nasa pari namin. So, feeling close. Si ate nga. Ako ba? Oo. Sige na nga, ako na. Wala na masyado explanation. Ay, sino daw pango? Si ate! Guys, excuse me. May stahan si ate. Guys. Gusto niyo ba nang siya? Gumaganyan ka. Tignan ko si ate na nga husbando. Sabi naman nila guys, hindi ako pango. Maliit lang daw yung ilong ko. Ano man ba? Pango? No, I'm not pango. Next question. Who's more likely to get a stalker? Stalker? Hindi ko alam. Pero ang daming minsan nag-message sa akin sa Facebook. Hi, hi. Sorry. Who was more likely to drop their phone after they bought them? Ha! Ako yun. Actually, itong phone ko, kabibili ko lang yan. Pero masang screen na. Protector lang. Later on, pati yung phone mismo. Next is, who takes longer to get ready? Si ate, kilay niya pala ang talan na. Yes. Because I'm a perfectionist for the eyebrow. Sobrang tagal ko talaga, promise. Next is, who is the messiest? Si ate na yan. Kasi, pagkahalinis lang ng kwarto, yung mga chargers na earphones na nakakalat na agad. Yun, siya na yun. Kaya nga bunso, itagaligpit ka. Who likes to shop more? Wala ka kasing pera. Who is most likely to live in a big city? Ako gusto ko to live in a big city. Kasi gusto ko ng city like this. Bakit nasa city ka na? Hindi, the rising city. Pwede pa ka nag-rise? Our sister tag, who's most likely. Thank you for all the questions. Sana natuwa kayo dun sa mga kalokohan na sagot namin. Uy, ba't kami nakain yung wafers? So, it's time for the review of this delightful bubble milk tea. Muna. Ginal winter melon yun sa akin. For me, hindi siya yung katulad ng ibang milk tea na masakit sa lalamunan. Meron kasi ako minsan na order na winter melon. Pag ininom mo, mas ganda sa lalamunan. Sobrang tamis. Though, ito kasi, nung in-order ko, wala kasing preferred na sugar level. Pero, okay yung, ano niya, yung sweetness niya, guys.
Tapos, hindi rin to sobrang tapang ng tea yung lasa. Meron kasi din ako minsan na order na mas lamang yung mas lamang yung tea. Pero ito okay. And most likely, napakasarap nung pearl. So marami. Oo, sobrang sarap nung pearl, guys. Kasi ako, preferred ko lagi talaga sa pearl. Yung chewy talaga, yung makunat. Ito, sobrang sarap talaga nung pearl niya. For me, it's, kung sa 10-10, it's 8 over 10. Sobrang okay sa akin tong milk tea na to. Saka worth it yung price. Sobrang affordable, guys. Yes. Makamasa. Yung sa'yo. Yung kanya kasi winter melon milk tea. Salty cream. Winter melon milk tea din, pero salty cream. Sarap siya! Sakto yung salty, pagka-salty cream niya. Bagay na bagay dun sa winter melon mismo na flavor. Actually, ito. Ito, large na to, ha. Sobrang laki ng size ng large nila. Sa akin, parang nasa 75 pesos lang to. And then, yung kanya, 95. Sobrang worth it, guys. Nga pala, yung Delightful Bubble Tea ni Ate Michelle, meron silang 3 branches. Itong pinagbilan ko, ito yung sa may Assumption area. So, ito yung sa may Assumption area. Kung familiar kayo at mga taga-Sapang Palay sa Jose del Monte, Bulacan kayo. Malapit siya sa may San Martin de Porres. Kanto lang siya, karap mo. Tapos, sa may Towerville at saka Norsagaray, Bulacan, yung iba nilang branches. Ito yung classic milk tea. Tikman ko, ha? Ang creamy niya, guys. Uy! Ang sarap din. Kasi ang creamy niya. Tikman mo. Diba? Ang creamy niya. Actually, hindi ko alam na lalasan niya. Oo, sa bata. Kaya ito yung in-order ko eh. Para neutral sa lasa ng bata. Sobrang sarap niya, guys. Sobrang creamy. So, must try din for your kids. Para hindi naman masyadong, alam mo yon, hindi matapang yung tsaa, ganun. Sobrang must try to for the kids. And then, try nyo na lang din yung ibang flavor, guys. So, sobrang sarap talaga. So, thank you guys for watching. Kung nagustuhan nyo tong video na to, just give it a thumbs up. Also, comment down below kung meron kayong any suggestions or comments na gusto nyo gawin namin para sa aking vlog. And don't forget to subscribe on my channel and follow the Instagram and Facebook page of Delightful Bubble Tea. Then, don't forget to try this one. Thank you! And I hope to see you on my next video. Bye!